ito na yun, may problema dito sa ano. Yan, dito yung nagli-leak. Yan, dito sa discharge bank. Kaya nagkaroon siya ng leaking dito. So, yung binaklas ko, wala namang problema yung piston. Okay naman yung piston niya. At saka yung mga bulbs. Ito yun. Okay naman siya. Wala namang bali. Walang sira, damage. Wala. Ang problema lang dito yung gasket. Kaya nagkaroon siya ng leaking. Kaya... Magandang araw mga ka-troopers. Hello hello sa inyo. Nandito naman ako at gumagawa naman ng another vlog. Magsiservice ako ngayon ng isang unit. May problema kasi yung isang unit dito na Coplan, commercial refrigeration. Nagkaroon siya ng leak. At the same time, babaklasin ko yung ano, yung isang bank ng cylinder head. At saka mag-change oil na rin ako. At the same time, with filter core. So, samahan nyo ako. At gagawa ko ng preventive maintenance din also. Ito na ngayon, naka-ready na yung mga tools ko, equipment, at saka yung ano, ipapakita ko sa inyo na yung tatrabahoin ko. Ito, babaklasin ko kasi dito. Dito, nagkaroon kasi siya ng leaking dito sa valve plate. So, kailangan babaklasin ko yung cylinder head. At the same time, yung demand cooling para makita kung ano talagang problema. Either yung gasket ba ang may problema or may problema din yung bulb. So, mas maigi talaga at machichik to at mababaklas. Pagkatapos nito, at the same time, magchichins oil na rin ako dito. Papalitan ko itong ng langis. At saka yung liquid filter core para total package na yung preventive maintenance. So samahan nyo ako at umpisahan ko na itong pagbabaklas. Ito, umpisahan ko na. Ito na yun, may problema dito sa ano. Yan, dito yung nagli-leak. Yan, dito sa discharge bank. Kaya nagkaroon siya ng leaking dito. So, yung binaklas ko, wala namang problema yung piston. Okay naman yung piston niya. At saka yung mga bulbs. Ito yun. Okay naman siya. Wala namang bali. Walang sira, damage. Wala. Ang problema lang dito yung gasket. Kaya nagkaroon siya ng leaking. Kaya ito lang yung papalitan ko siguro yung ano, yung gasket at saka konting linis at ibabalik ko rin yung bulb at saka yung mga gasket lang papalitan nito. I-change oil ko na rin para makita ko yung ano, yung oil strainer kung talagang may mga foreign particles yung makikita doon, mga dumi. So titingnan ko rin yun at saka at the same time yung liquid filter, ito papalitan ko rin to siya para makikita. Ito yung pinakahuli eh, bago yung papasok doon sa system, dadaan mo na dito sa liquid filter. Isasalang yan na lahat-lahat ng mga dumi na galing dito sa compressor at saka sa condenser. So, papakita ko mamaya sa inyo yung oil filter kung marumi ba o may problema.
pagkatapos nito na mapalitan ko ng gasket at ibabalik ko yung uli yung mga bulb at saka yung bulb plate at saka yung ano yung cylinder head. Mga guys, malinis na, natanggal na yung gasket. At the same time, papalitan ko to ng bago at ibabalik ko na yung gasket dito at saka bulb pati yung covers ng cylinder head. At pagkatapos nito, mag-proceed na ako ng change oil. Kasi nakikita ko dito, wala namang problema eh. Yung ano dito, yung piston, okay naman. Ang problema lang talaga dito, nagli-leak yung gasket. Kaya doon siya naka-auto yung system, dito na sumisingaw. Kaya yun, nagkaroon na siya ng bakat dito. May bakas dito na ano na langis na dumi kasi dito siya nagkaroon siya ng leak. So ngayon, pagkatapos nito, lalagyan ko na ng panibagong gasket at saka i-assemble ko uli. Bagong gasket ngayon, papalitan ko to para maikabit ko na at may plaster. Malinis na to at saka na double check ko na yung ano. Ibabalik ko na rin tong gasket, bulb plate, bulb at saka yung ano, yung cylinder head para babalik na rin yung operation nito. Kasi ang problema na ang mangyayari sa sobrang init, nag-i-sticky yung gasket. Ayun, doon siya nagsimula, lalo na dito. Dito yung nagkaroon siya ng leak. Ngayon, malinis na to. Ibabalik ko na rin yung ano dito. Yung bulb. At saka itong cylinder head, yan, malinis na. Ready to install na to. At saka yan. Yun. Paplaster ko ng maayos to. Yan. Ito rin yung ano eh. Ang importante na ma-plaster mo ng maayos. Tapos dito susunod ito naman yung cylinder head. Pero bago yan na ikakabit ko yung cylinder head, lalagyan ko pa ng lock dito para hindi na talaga magkaroon siya ng bypass dito. Kasi pag walang bolt dito na lock, sa kalaunan yung piston habang nag-port siya, nagbabypass siya dito. So kailangan may ano siya, naka-modify na kasi itong compressor eh. Usually yung mga lumang modelo, yun ang kadalasan na nangyayari na nasisira. So ngayon minomodify na, lalagyan na ito ng lock para ma-hold, para hindi na magkaroon siya ng another bypass dito sa loob ng gasket. Ikakabit ko na tong cylinder head. So ito, naikabit ko na yung lock dito para mag-hold dito. So yung torx lang to, yung higpit, nasa 40 pounds lang. So hindi ka na pwede maglalambas dito kasi masisira din yung bulb. Pag masobrang higpit, mayuyupi siya eh. So nasa 40 pounds lang talaga yung ano niya, yung hanggang doon ka lang maghihigpit sa torque. Yun na guys, naikabit ko na tong cylinder head at saka nahigpitan ko na to lahat na mga bolt. So ang standard talaga na higpit dito sa cylinder head na bolt, ang paghihigpit dito ay nasa 50 pounds ang yung torque. Gagamitin mo yung torque wrench, nasa seat up siya sa ano, nasa seating mo na 50. Yun ang ano niya, standard, para wala talagang leaking yung gasket dito sa cylinder head. So ngayon nahigpitan ko na to lahat, tapos ibabalik ko na rin tong demand cooling. Ito yung ano ng demand cooling para magko-cool dito kung during operation hindi siya mag-overheat. Yan na guys. Nayari na, natapos ko na yung assemble lahat.
Pati yung sa demand calling, napalitan ko rin ng bagong linya kasi nag-crack yung ano eh, yung flare nut kanina sa pag-ipit. Ngayon, binago ko na uli, napalitan na. So, pagkatapos nito, mag-ano na ako, mag-change oil para masilip din yung langis kung mayroon may ba yung oil filter. At saka, naka-ano na rin to eh, 8 months. So, dapat kailangan na rin na mag-change oil. At saka yung liquid filter, papalitan din. Ayun na mga ka-troopers, nag-drain na kami ng langis ngayon. Kasama ko yun si Afu Afnas, isang kaibigan ko. Si, hi! Hi! Ayun, nag-drain na kami ng langis. Titingnan namin kung anong resulta sa langis ngayon. Kung marami bang foreign particles. At makikita yung ano, yung oil filter kung marumi ba siya o hindi kasi more than 8 months na to eh, hindi pa na change oil, so kailangan na talaga na magkaroon siya ng preventive maintenance lalo na pag sa ganitong season para sa pagtag-init maganda yung takbo ng operation ng coupland compressor. So, papakita ko sa inyo ngayon pagka ma-drain na lahat yung langis at saka yung status ng oil filter. Ito na yun guys, hindi naman gaano marumi yung ano, yung filters. Ayan. Ito yung tinanggal ngayon lang. Hindi naman marumi yung ano. May konti na siyang konting foreign particles pero okay naman siya eh. So yung mga parameters naman niya okay naman yung oil pressure at saka yung langis, ito naman. So hindi naman gaano marumi at saka yung ano, ang coloration ng langis okay man lang. So ngayon, linisin lang namin to ng R11 at saka yung ma-isprihan ng hangin para maikabit uli at mapalitan ng bagong langis. Pagkatapos, at the same time, papalit din kami ng liquid filter core para makita din doon yung pinakahuli na filter. Kung talagang marumi na talaga, kung makikita natin kung marumi ba talaga yung ano, yung galing sa compressor, condenser, dadaan yun doon. So, pagkatapos nito, pag mapalitan na namin lang langis, magchichance din kami ng oil filter. Ayun na guys, malinis na tong filter, ito na po. Ibabalik na ito kasi malinis na. At the same time, nilinisan din tong housing oil filter. Tapos pagkatapos na ito, magcha-charge na kami ng panibagong langis. Ayun na guys, nagkakarga na ako ng langis ngayon. Ito yung ginagamit namin na langis. Ayan. 3GS para sa Copland Commercial Compresso. Ito yung ginagamit namin na langis para sa 32 horsepower Copland compressor. Ayun, inumpisahan na kasama ko ngayon. Binubuksan na yung liquid filter ko para masilip din yung filter at saka papalitan din ng bago. Ayun, nagbabacuum kami ngayon. At the same time, nagkakarga. So ito na yun guys, makikita mo talaga na marumi yung filter core,
So, tama-tama talaga na na-schedule ng preventive maintenance. Papalitan ng bago. Ayan. Na maruming na. So, papalitan namin ito ng panibagong filter. Pagkatapos nito at saka papatakbuhin naman uli. So, ito ngayon. Marumi talaga. Oh. So, babaklasin namin at papalitan ng panibago. Ayun na guys, natapos na rin yung ano, yung pagpalit kami ng liquid filter core. Naka-change sa oil na rin kami. Na-repair na rin yung mga valve plate na may nagkaroon siya ng leak. Complete the deep vacuum na. Ngayon, papatakbuhin na namin to. So, ito na ngayon siya. Inaantay na lang mag-auto. Ayun. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking vlog, mga ka-troopers. Sana magustuhan nyo at makita-kita tayo sa susunod na mga ina-upload ko. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe at saka hit the bell button para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ito na ngayon guys, tumatakbo na. Ito na yung parameters niya. Yung discharge na nasa 16 bar. Tapos yung suction niya nasa 1 bar. Yung langis ng oil nasa 4.4 bar. So ito, maganda naman yung ano niya. At saka gumagana na rin yung demand cooling. So ito na yung operation niya ngayon. Yung bagong preventive maintenance 32 HP Copland compressor. Hello mga ka-troopers, dito tayo ngayon sa shoutout box portion. Shoutout to you Ma'am Marites 47 Vlog, Ma'am Ia Mariano, Insan Robin Jr., Ramdel Vlogs, Jersalyn Vlogs, Apnas Aroli, Tatay Pundon The Anton Channel, James Aldero, Ray Galano, Team Troopers, Team Insan YouTuber, Migas Team, Team BGF. Kung gusto niyo mapasama sa next shoutout ng video ko, please comment below. Don't forget to like and share and hit the bell button below para lagi kayo updated sa mga sumusunod na ina-upload ko. Maraming salamat mga ka-troopers. See you in the next vlog ko. Magandang araw po sa inyong lahat. We'll be right back.